Okay. Ito yung buong box pala niya. So, medyo may kalakihan siya. Tapos, nakadikit dito yun. Okay guys, bago ko sa inyo ipakita yung bago kong binding machine, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko before na binding machine. At gagamitin ko pa rin naman. Ito siya, medyo may kabigatan. So, ayan siya. Ayan. Tapos, dito ko ginagawa yung mga calendars, yung mga notebooks. So, ito siya. Ginawa ko. Ayan. Gagawa ako ng tutorial sa paggawa ng notebook. So, ayan. Itong double loop wire na to, ay yung holes niya, dito ko siya ginamit. So, mamaya makikita natin yung difference ng isa ko pang binding machine. So, ayan. Ayan. Baba na natin to. Okay, open na natin itong ating bagong binding machine. So, ayan siya. Ayan. Cinch, ID swap, ayan. Punch holes, thread sheets, cinch wire. So, open na natin. Siyang ID swap na manual instructions. Okay. Dito muna siya. Tapos natin. Magandahan. Kasi may magaan siya. Okay. Yung styrofoam dito. Okay. Ayan. Wow. Ayan. So, this is the ID swap cinch. Dalawa yung color nito, pero yun. Hindi ako masyado mahilig kasi sa color na to eh. So, meron siyang lock. Ayan. Tapos, meron siyang malambot. Pareho din siya ng old binding machine na ginagamit ko. May ganito. So, like for example, gusto natin 10 holes. Iaangat natin yung 11, 12. So, ganyan siya. Tapos yan, i-adjust natin. Yan. So, ganyan siya. Okay. Tapos, dito. Ito ay lagayan ng double loop wire. And then dito yung cinch area. Lagay. Push and turn. So, ipo-push. Turn. Okay. So, meron siya. Yung sa old na binding machine ko, sa gilid yung pang-adjust nitong size ng cinch. Importante kasi yung size ng cinch, kasi pag inipit niya, minsan may ipit na ipit. Yung parang yung wire niya nakaganon na talaga, hindi siksik na. May iba naman, sobrang luwag. Lumalabas yung mga ano, yung mga paper na kailangan nyo i-bind. So,
Ito siya. Try natin. Bakit ko nilak agad? Ito tayong paper. Okay. So, meron akong ginamit kanina. Yung pinakita ko sa inyo notebook kanina. Yung double loop wire niya. Ito siya. Makikita niyo yung difference. Ayan. Hindi siya sakto. Buti na lang, last year, nung bumibili ako ng stocks ng mga ganito ko, nagkamali ako ng isang size. Black and white pa siya. Tapos, nung sakto, diba? Nabasa ko dun sa description bago ko i-purchase to. Yung size nung mali kong nabili na double loop wire, kasha pala siya dito. So, yun siya. Kaya hindi siya nasayang. Yan. Importante na alam natin yung mga sizes ng mga double loop wires natin na gagamitin sa notebook, calendars. Yan. So, ayan siya. Okay, nakita nyo kanina, dalawa siya nung in-unbox natin. Papakita ko sa inyo yung isa naman na open ko na kasi tinignan ko kung tama ba yung nabili ko. This is the We Are Memory Keepers Metric Trim and Scoreboard. Color pink. Tapos malalaki yung spaces niya. Ayan, pang score, pang trim. Tapos ito yung nilagay ko na siya dito. Yung score tool niya. Ayan. Eventually guys, napupudpud tong dulo nito. So kailangan niyong bumili. Meron akong lumang scoring board. Iba nga lang yung color niya. Ayan. Sobrang dami na namin pinagsamahan nito. Ayan, ang dami niyang markings. So, pareho lang siya. We Are Memory Keepers din. Yun nga lang ito, nung nabili ko, dalawa yung blade niya. Hindi ko pa nagagamit to. Pero yung ganito niya, kakulay din ito, napudpod. So, nag-purchase ako online ng ganito. Parang bone stick daw to. Parang matigas talaga yung ano niya. So, dalawa yung binili ko. Ito hindi ko pa nagagamit. So, pag napudpod to, ito gagamit ko sa kanya. Ayan. Maliliit yung mga spaces niya. Ito malalaki. Ayan. So, ito yung 2 new toys ko sa shop na magagamit ko. Ito. Magagamit ko siya for notebooks na lang talaga. Exclusive na lang siya for notebooks. Tapos ito, pangkat siya ng cover na ilalagay ko sa notebook. So, ayun na guys. Late at night, I think of you. Your vision floods my mind.